Today on Banayad Revs, share ko sa inyo kung paano ko binibreakin yung bago kong 390. Sasama ko din yung mga issues at experience ko during the break-in period. May mga lumabas kasi dito nung umpisa na kailangan kong ipacheck pag na-reach ko na yung 1,000 kilometers. O nga pala, I do motorcycle and bike vlogs. Minsan naman, I do gear reviews. If you're new to the channel, click subscribe. Ayan, pila ng RFID ba yan? Damn! Grabe, anong oras ka pa matatapos yan? Grabe, haba nun eh. Grabe yung pila ng RFID, ang haba. Okay, time check 6:12. Punta ako yung tropa ko sa Tagaytay. Si El Toro Wasabi Adventures. Co-work ko yun dati. Tapos na lipat na yata siya sa Tagaytay. So pupunta ako siya mga tol. Bulalo ride na din. Let's go! Alright, so let's start with break-in. So paano ba binibreak-in to? Basically mga tol, gamitin nyo lang ng normal. Ang pinaka-importante dyan, huwag nyong ibababad sa high rev. Yung high rev, yung parang tipong humihiyaw na yung makina ng matagal masyado. So usual na ginagawa ko dyan, from first gear to third gear, mga hanggang 6,000 RPM lang, shift na. Pero pagdating ng fourth gear, fifth gear, sixth gear, yan, pinapaabot ko minsan ng 8, tapos bitaw ka agad shift. Ngayon kunwari, nasa highway ka, okay lang kahit iwan mo ng mga nasa 8,000, 9,000, pero saglit lang. Parang mga siguro after 5 seconds na naka 9,000 RPM, bitawan mo na agad. Huwag daw huwag mong ibababad ng nasa high rev. Medyo delix yung ganun. So, pag nasa highway, okay lang kahit ibitaw mo ng high rev. Basta huwag masyadong matagal. Basta yun lang usually yung mga ginagawa natin pag nagbe-braking. Sa preno, huwag ka din masyadong harurot. Kasi, syempre, yung preno, kailangan mo nang kumagat ng maayos niyan. Kailangan mag-set muna yung brake pad mo dun sa rotor niya. So, preno-preno mo lang din para makuha niya yung groove na yun, tsaka mag-bite ng maayos yung preno. Hindi lang naman yung makina yung binibrake-in mo dyan, marami. Kasama ka na din dun. Kung first time mong mag-KTM, siyempre, brake-in mo na din sa sarili mo kung paano mag-behave yung motor. Kasama din dyan yung gulong. Siyempre, madulas yan sa una. Gamitin mo muna ng konti para lahat maubos yung nasa ibabaw na part. Kung hindi ako nagkakamali, nasa ibabaw na part pag brand new, medyo madulas pa yung part na yun. So, gamitin mo muna. Siguro para safe. Ako kasi siguro mga 50 kilometers nun or mahigit, okay na eh. Inandar-andar ko muna sa village. Tamang city rides muna. Highway. Para lang maano. Para ma-break in lahat in general. Pero yung makina, ayan, tamang alaga lang sa pagre-rev, huwag masyadong high rev or huwag ibabad. Sa preno, preno-preno mo lang din met-maya para mag kumagat yung preno ng maayos at mag ano, set dun sa rotor. Tapos yung gulong, ayan, huwag mo muna masyadong ihiga sa una. Huwag mo masyadong i-banking-banking kasi baka madulas. Sa una lang yan, pero pag natanggal na yung ano yan at na-break-in, pwede na. So, ayan yan usually. Tapos, every after ride, pag may oras ka naman, tapos pag naglumamig na yung makina, i-check mo din yung mga bolts. Dun sa una kong KTM kasi, may mga maluwag na bolt. Pero mga dalawa lang, sa fairings lang naman. Hindi naman sa main na chassis or sa makina. Pero mabuti pa rin i-check nyo lahat para makita nyo sa susunod na ride. Bago yung susunod na ride, ma-actionan nyo na agad. So, ayun lang yung mga tornilyo. Kasi syempre, vibe yan ng konti. Malakas mag-vibrate. So, mabuting i-check lang din yung mga bagay na yan. So, yun lang mga tol. So far, yan yung mga tips ko sa break-in. Pag may mga na-miss ako, comment nyo nga dyan. Kasi so far, yun lang yung mga na-experience ko eh. Okay, so
sa tayo mag-gas at tingnan natin ulit kung kumusta yung ano nito. Fuel gauge. Full tank daw. Kailangan ko na talaga magpakabit ng RFID mga tol. Imbis na dire-diretso na tayo dun, no? Pila pa tayo dito. So far, after 13 kilometers, full tank pa din siya. Aba, ayun o. Hindi siya bumababa, ha. Yun nga, yung sabi ko nga kasi, tol. Full tank ako, tapos parang hindi pa ako nakakalayo. Bumababa ka agad ng 1 bar. Parang nakakapagtaka. Tapos nag-check engine yan dati. Nawala na yung check engine. Ayun, bumaba. Kita nyo, guys. 13 kilometers. Bumaba ka agad yung isa. Hindi yan ganyan eh. Yung sa dati ko ah. Ang ulan. Parang nakakaano lang ng false reading. Ayun, bawas ka agad ng isang bar. 13 kilometers pa lang. So, ayun nga. Yung first issue ko, nag-headlight unit error. Ay, failure. So, may lumalabas na HLU failure. Tapos yung ilaw ko, pa-flicker-flicker siya. Minsan nawawala, minsan babalik. So, yan yung first. Yung pangalawa naman, pagka-full tank, parang wala pang 10 kilometers. Nababawasan na kagad siya ng isang bar. So, sa ngayon, inoobserbahan ko pa siya. And then, yung pangatlo, nakalimutan kong i-mention, yung preno sa likod, medyo parang hindi kumakagat minsan. So, nung time na to, parang okay naman siya. Pero recently, pag pinapreno ko sa likod, malalim. Tapos, parang malalim yung tapak. Tapos, hindi rin kumakagat minsan. Parang kailangan bombahin pa na tapak-tapakan mo ng konti yung rear brake para gumana. So, isa yan sa mga papacheck ko pag na-reach ko na yung 1,000 kilometers para sa PMS. Tapos, popost ko na din dito kung ano yung mga na-experience ko before dun sa luma kong 390. So, para makita nyo kung ano yung mga issues ko dun sa una kong 390 tsaka dito sa pangalawang 390 ko. So, ayan lang siya. Basically, lahat naman yan pasok sa warranty. Kasi 2-year warranty naman to. And wala naman akong ginagawang modifications dito. So, papacheck ko na lang yan pag PMS na sa BGC or sa Quezon Ave. So, there! Ano na? Ay. Ano ba na belt mo na yan? Hindi, bago to. Abang yung orange yung... Saan ka ba dito? Ha? Naka-390 yan. Oo, umulit ako eh. Upgrade na bago modelo. Hindi, parehas lang din. Di ba mas malakas yung ano nun, yung fan nun? Oo, ito medyo mahina na. Hindi na skandalo. Aray ko puta. Speed, speed-wise, saka ride-wise. Wala, parehas. Wala, pinagkaya ba? Oo. Nakablight. Like this bike. Oh, Tito King, yung bike. What's up? Tito King. Ay, fist bump na lang. Fist bump. Yan. Yan. Bagus ah. Bagong pala, pala pang plaka ka. Damn, son. Oh, shout out kay Imprint. Whoa, Imprint Customs. Ah, kay Trupa. Yung Trupa. Hey, hello. Kumusta? Yan. Dinalo kami. Maganda ang tanong po. Dinalo kami. Ay, bigay siya ng stickers. Yan. Thank you. Thank you. Salamat. 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 Si El Toro wasabi. El Toro wasabi. Meron na akong forecaster sa Tagaytay.
Hirap na hirap kami dati pag magtatanong kung umuulan ba sa Tagaytay. Ilan na subscriber na El Toro masabi? One. Gagawin na. Pagka hindi na ginto, hindi na subscribe. Mamaya. Gagawin natin isang po yan. El Toro masabi, ha? Hello. Touch yun yan. Hindi. Ganyan lang siya. Joey, bye-bye! Joey! Bye, kids! Ayo, bye-bye, Joey. Thank you, ah. Salamat. Thanks.